I'm back, Balakubak! So, kamusta naman tayo, mga papi? For today, itutuloy lang natin yung kwentuhan natin tungkol sa Oakley prescription glasses. So, dumating na nga yung in-order natin sa Lazada na silicon rubber for the cross-link temple. So, ang gagawin natin ngayon is i-unbox natin tong in-order natin sa Lazada and then ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng silicon rubber dun sa worn-out temple na meron tayo sa cross-link natin. Okay, Doc. So, ayun na nga. Itong rubber temple na in-order natin from Lazada, in-order natin to no October the 29th, tapos dumating sa atin ng November the 2nd. So, parang apat na araw ang tinagal bago makomplete yung order. And then, ang price nito is, nakikita nyo ba, 930 pesos. So, meron tayong nakitang 745. Pero hindi ko alam kung bakit mas mahal to eh. Ang alam ko, may kasamang nose pad to. Usually kasi pag bumili ka ng rubber ng temple, yung temple rubber lang talaga, hindi kasama yung nose pad. Pero tingnan natin, buksan natin tong package na to and let's see kung may kasama nga siyang nose pad. So, gupitin lang natin. Tingnan natin kung ano itsura. So, yung in-order nating rubber is kulay orange. And then, parang wala naman siyang kasamang nose pad. Tingnan natin. Ano ako nakakapa eh. So, I'm not sure. Ito yung nose pad. Ano bang kasama sa loob to? Wala na. So, wala. So, wala siyang kasamang nose pad. Temple rubber lang talaga. So, okay, so i-compare natin itong Japix na silicone rubber temple or temple rubber na binili natin sa Lazada versus yung original na binibili natin sa O-Master. So, right off the bat comparison, yung pagkakaiba nito. So, pareho naman siyang may Oakley na logo sa dulo. Pero parang hindi pulido yung pagkakakap ng dulo nito versus yung dulo ng original. Tapos, hindi ko rin alam kung sakto to. Parang manipis yata itong Japix na to versus dun sa original. Ah. So, hindi siya pulidong-pulido. Yung pagkakakat niya, hindi masyadong pulido. I'm not sure kung tatadal itong silicone na to. Tapos, ang price niya, 900... Magkano ulit? 930. So, parang sa susunod, dun ako sa original. Parang 1-2 yata itong original eh. Versus 930 na fake. Tapos, hindi pa masyadong maganda yung quality. So, feeling ko dun tayo sa original the next time na bibili tayo. Okay, so, itry na lang natin ikabit yung kabibili lang natin na kulay orange na rubber. Tanggalin na natin itong kulay gray na binili natin before. Sira-sira na kasi ito eh. Actually, itong side na to medyo okay-okay pa. Pero yung kabila, wala na. Wasak na. So, sirang-sira na siya. So, tanggalin na lang natin. Madali lang naman tanggalin yan. So, kung sira na yan, punitin nyo na lang. Wala na eh, oh. Basag na. So, yan ang nangyayari pag nabababad sa pawis yung rubber. So, nalulusaw siya. Alam mo na, yung pawis natin is acidic. So, ayan. Yan ang nangyayari. So, siguro bago natin ikabit to, lilinisan muna natin tong temple natin. Pero yan. Tanggalin muna natin.
na oh. No. Napupunit na yung rubber. Sa sobrang ayan, naglalagkit na siya eh. Nakita niyo ba? Napupunit na oh. Diri. Ayan. So, basahin muna natin to. Ugasan muna natin yung temple natin bago natin ikabit yung bagong bili natin from Lazada. So, ayan na. So, nilinis na natin yung temple natin. So, ang natira na lang sa kanya is yung pinakabakal niya sa loob. So, kinaskas lang natin siya ng regular scrub, yung pangkaskas natin ng mga kawali. So yun, punasan muna natin bago natin ikabit. Pero for us to be able to install the new rubber that we have, kailangan natin lagyan ng lubricant. Pampadulas, tama, yan. So kailangan natin lagyan ng pampadulas. So usually, ang ginagamit lang naman dyan is Joy. So, tingnan muna natin kung paano to. So, ganyan. Ganyan siya. And then yung sa kabila. Okay. So, subukan muna natin itong isa. Bigyan muna natin siya ng Joy. Ang padalas. Sasalaksak natin siya. Virgin. So, dahan-dahan lang at baka mazira. 900 pesos din ito. Nakakatakot, di ba? Parang mapupunit. Yung. Parang hindi sumasakto sa butas. Yung lang. Yung mahirap sa fake. Okay naman. Yung ganun lang kadali maglagay ng Oakley. Medyo nakakatakot lang pag i-install mo kasi parang mapupunit yung rubber eh. So, siguro pag nang-install kayo, kung meron kayong Oakley, tapos worn out na rin yung rubber, yun, ganun lang mag-install, dahan-dahanin nyo lang kasi baka mapunit, di ba? So, after nito siguro pwede natin itong tanggalin itong existing, tapos pakita ko sa inyo kung ano itsura pagka kinabit natin itong orange. So, dun sa isa, same thing rin. Ang gagawin natin, buhusan rin natin ng Joy, yung dulo niya. Tsaka natin yung kakabit. Pasok! Hindi ka na talaga sanay magpasok. Nahihirapan ka eh, no? Pag matagal ng bakante ka eh.
shoot. Nadudulas. Nadudulas, baby. So, mukhang kailangan natin ng tissue. Hirap, ha? Hindi pala madali, mahirap pala. Walang hingahan! Grabe! Kunti na lang, shoot na! Na, lalabas na. Ayan na, lalabas na ang dulo ng temple. Ayan, konti na lang, konti na lang. Ayan, mapupunit. Yun! So, yung shoot natin to dyan. Itas niya. Okay. So, ayun. Hirap mag-shoot. Lalo na, parang di ka nasanay. Okay, so paano naman natin ito ikakabit itong bagong temple natin dito sa mismong crosslink natin. Kung pa ba ako nito? Ang alam ko, inaangat lang ito. Dahil ko na kasing hindi nagagamit itong crosslink ko eh. Tanggal na yung mismong temple niya. So, hiding mo lang, tapos yun na yung kakabit mo. Kikita niyo ba? So, ganun lang. Itong pinaka parang tinidor, i-shoot nyo dun sa pinaka bakal ng crosslink. Pag na-shoot nyo na yon, ang laking mechanism nito, ito. Medyo masikip ah. Yun, tutunog yan eh. Tapos yan, lock nyo lang. So, pag na-lock nyo na, ganun lang. Kabit na yon. Ganun din yung sa kabila. Itama nyo lang itong, nakita nyo ba? Ayan, yung mismong parang gap na yan. Nakita nyo ba? Ayan, yung mismong gap na yan, dapat tumama yan dito sa pinaka bakal nung frame niya. So, pag nakabit nyo na yan, tutunog. Yan, oh. Tapos, ito mismo, yan yung laking mechanism, ilalak mo. So, kabit na siya. Meron ka ng bagong orange na crosslink. So, ito, kailangan itago natin. Din to eh. 1-2 rin tong ano eh. Ang tanda ko, 1-2 tong rubber eh. So, mahal.
Okay, so I guess that's it for today's vlog. Ganun lang kasimple. Magkabit ng rubber dun sa temple nyo na nasiraan na o tunaw na yung rubber. Tapos ganun lang rin kasimple magkabit ng temple dun sa mismong lens frame ng crosslink. Okay, so I hope this video helped you kung naghahanap kayo ng ganitong klaseng video. And please don't forget to subscribe and put your comments down below. And thank you for watching this vlog. See you in the next vlog, baby. Thank you.